Hi guys, welcome to ABM Anen Manalo TV. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol naman sa feeding guide. May mga nagko-comment sa mga previous videos ko kung ano daw ba yung feeding guide na ginagamit ko or sinusunod ko. Una-una ko, ikaw ay baguhan pa lang dun sa pag-aalaga ng baboy ko tulad ko dati. Ginagaya ko talaga or kinukopya ko talaga yung feeding guide na pinapublish nung feeds na aking pinapakain. Kapag nagpalit ako ng feeds, so yun din yung aking feeding guide. Let's say, yung batch na to, ito yung feeds brand, so yun yung feeding guide ko. Yung isang batch na to, ito yung feeds na pinaplano kong ipakain. So, ginagamit ko yung feeding guide na pinapublish nila. So, yun yung nangyayari dati. Ngayon, nung medyo tumagal-tagal na yung aking pag-aalaga, parang naisip ko na bakit hindi gawa ng paraan na mapababa yung cost ng ating feeds. Pero doon pa rin tayo sa level na na-achieve natin yung timbang na gusto nating ma-achieve para sa ating mga alagang baboy. So marami nga mga kami mga experiment o mga trials na ginagamit along the way. Kung mapapansin mo rin sa mga previous videos ko, ang sinasabi ko minsan sa 10, ito yung nagamit namin. Sa 15 nga inalagaan, ito yung ginagamit namin. Parang hindi siya nagbabalanse o hindi nagpaparehas. Dahil at that stage, nagkakaroon na kami ng mga eksperimento, kumbaga. Ngayon, dumating na ako sa point or kami sa point na ito na yung aming feeding guide na gagamitin. Of course, ito naman ay hindi ginawa ng expert. Ito ang bali aming pinagbasihan ay yung aming experience lang din. Kasi ang goal namin dito, mapababa yung cost ng ating feeds. Napanood nyo rin sa previous video ko, sa isang batch, hindi lang talaga isang brand ng feeds yung ginagamit namin. Bawat stage, may iba-ibang brand na ginagamit namin kasi naniniwala kami yung ganitong klaseng feeds, like kung sa for pre-starter, maganda yung content or maganda nutrition ng feeds brand na to. So yun yung kinukuha namin. Hanggang sa maging finisher, so at least dalawang feeds brand yung ginagamit namin. Okay? So yung sishare ko sa iyo ay based lang talaga sa aming experience. Walang expert na involved dito. Itong isishare ko sa iyo ay para sa 10 heads na alagaan mo. And ang situation dito ay kumbaga man, bumili ka ng piglet sa iba at ang yung piglet na bili mo ay about 35 days na. So ang sinasabi ko 35 days, pero kung ikaw ay talagang bibili sa market, at least 40 to 45 day old na yung pig para sigurado mo na yung immune system at saka sanay niya siyang kumain ng feeds. Yung parang nakahiwalay na talaga sa kanyang inahin. Ibig sabihin, 30 days siyempre iniwalay na yon, pero yung 15 days dun pa rin sa farm inalagaan at saka lumakas na nang lumakas yung iyong pig. Para paglipat sa iyo, ay wala ka ng problema, natatahim pa or kung ano pang magiging problema ng iyong pig. So, ibig sabihin, magsipapakain ka na starting 36 hanggang sa maging 155 days hanggang sa maibenta. Una-una, pinapakain natin dyan ay for the first 21 days yung pre-starter. So, tandaan niya, from 36 to 56 days, 21 days yon pre-starter yung ginagamit. So, ano naman yung feeding o yung paano naman pinapakain? Ang ginagawa namin dito ay ad libitum. Ano ibig sabihin ng ad libitum at saka ano naman ang ibig sabihin ng restricted? Dalawa yung way na pagpapakain. Ang ad libitum, ito yung parang buffet sa atin or unlimited. Kumbaga man, kung gusto mong kumuha ng pagkain at kumain, walang problema. So, continuous flow yung iyong pagkain. Kung ikaw ay yung big, every time gusto mong kumain, nandun yung pagkain. Yun yung sinasabi natin ad libitum or parang buffet or unlimited. Sa pre-starter, ang ginagawa namin ay ad libitum kami. Sa buong 21 days na yan, halos 100 kilo yung nagagamit namin. Kalimitan kasi yung mga kumpanya na gumagawa ng feeds, ang pre-starter ay talagang 25 kilos lang per sack. So, kung 100 kilos ang makukonsume mo, so makakailang ka ng 4 na sako. Matatapos yung stage niya after 21 days, magsiswitch ka na sa starter. Starter naman, aabot rin 29 to 30 days. At ang sistema namin, ganun pa rin, ad libitum pa rin. Kumbaga man na continuous feeding or automatic feeder pa nga yung ginagamit ng iba dyan.
Tapos, buong duration yon ng 29 days, abot ka ng 500 kilos na starter kasi kalimitan 50 kilos yung isang sako ng starter. I-remind lang din kita na kung magsiswitch ka ng mga feeds, like for example, from pre-starter to starter, gamitin mo yung sinasabi kong switching ng feeds. Kung may plano ka ng or dumating ka na sa stage na kailangan mong mag-switch, sa unang araw, lagyan mo muna ng 75% na pre-starter tapos 25% o konti muna ng starter sa unang araw. On the second day, at least 50-50 na yung dalawa. 50% starter, 50% pre-starter. Tapos sa pangatlo, 25% na lang yung pre-starter tapos 75% yung starter. Tapos on the fourth day, doon na yun siya yung full na starter yung serve mo dun sa iyong baboy. I-compare mo sa tao, like say, sanay ka sa Filipino foods, tapos ay bibigyan ka bigla ng Japanese foods, mabibigla yung iyong katawan. So, ang dahan-dahan ka muna, pa-isa-isa, minum muna ng Japanese hanggang sa maging immune ka na sa pagkain na yun. So, doon ka na sanay. Sa baboy naman, ganun, gawan mo siya ng switching para hindi mabigla yun siya ng baboy. For the next 56 days or yung 141 days ng iyong baboy, grower na yung gagamitin mo. Restricted na yung iyong feeding program dito. Ibig sabihin, restricted, ditakal na siya. Kada pakain mo, may takal ka kung ilan man takal yung iyong ilalagay doon. Or ilang kilo. Maya-maya lang, isishare ko sa iyo, ano ba yung takal niya per day? Or kada pakain mo sa umaga, ilang takal nilalagay mo, ilang kilo, sa hapon, ilang kilo. So, maya-maya isishare ko sa iyo yan. So, yun nga, restricted, ang magagamit mo ditong fish ay 1,050 kilos, yung 56. Ito yung talagang sa stage ng pag-alaga mo at ang grower stage, yung pinakamalaki ang gastos sa feeds. Kasi dahil na nagbabalki yung mga baboy mo, kumbaga man sa pre-starter at saka starter stage, dito yung pinapalakas mo yung immune system nila. At pagdating sa grower, malakas ang immune system nila, so nagbabalki na sila. Diyan na yung lumalaki, kumbaga man nag-teenager na, diyan na yung biglang bulas ng iyong baboy. So dyan din yung malaking gasto. So 1,050 kilos kasi 50 kilos per sack ng ating grower. So yun, after noon, usually kasi yung ibang nag-aalaga hindi na gumagamit ng finisher. Lahat from pre-starter, starter, grower hanggang sa maibenta sa market. Pero actually mahalaga rin talaga yung ating finisher. Pero ang ginagawa namin dito konting panahon lang kasi ang finisher niya, titingnan mo yung baboy para nanliliit kasi yun nga, nuimpis yung taba niya at nagiging muscle. Pero kung titingnan mo physically, parang lumiliit. Pero pag tinimbang mo naman, mabigat. Pero ang sabi din ng iba, nag-aalaga para gumagaan din yung alaga nila. Isa din yung sa reason na hindi sila nag-finisher. Pero sa amin, ang maximum na talagang nag-finisher kami ay at least 2 weeks o yung last 14 days ng alaga mo. Pero madalas kasi hindi namin natatapos yan kasi nandyan na yung buyer, nauubos at nauubos na yung aming alaga. So, kung ikaw halimbawa ay gagamit na ng feeds na finisher, mga 200 kilos yan, so mga apat na sako. So, 50 kilos per sack kasi yung finisher na yan. So, yun. So, kung titingnan natin yung ating record o yung matrix na ating sinusunod, sa pre-starter, naga-apat na sako, 1,250 ang price niyan sa ngayon. So, total of 5,000. Yung sa starter naman, 10 sacks yung magagamit natin, 1,4 yung isang sako, so 14,000. Doon naman sa grower na 21 sako, 1,300 yung presyo, so 27,300. Tapos yung finisher, na minsan hindi man natin natatapos, pero lagay na natin yung maximum dito, 4 na sako, 1,250 ang per sack, so 5,000. Yung presyo na sinasabi ko niyan ay average price. Ibig sabihin ko, yan yung kasi yung kung ano yung feeds na ginagamit namin ngayon, yan yung presyo niya. Pero, of course, kung iba yung brand na ginagamit, kung ano-anong brand na ginagamit mo, may iba-iba sa lang presyo na iyon dapat ibase doon ang computation. So, sa 10 alaga natin, about 51,300 yung magagamit mo. Minsan nga, maabot pa ng mga 55,000 yan. Depende kung hindi mo na-control yung iyong feeds. Ito kasi, ito yung aming sinusunod. Pero, madalas din kami napapasobra sa gamit ng grower. Kasi, minsan kasi, hindi na napapansin. Or, minsan, let's say, yung grower ay dapat matatapos na. Pero, may kalahati pang sako na natitira. So, hindi nakasama sa computation. Pero, kailangan mong ubusin. Kasi, yung let's say, yung ibang batch ay hindi pa nag-grower. So, may ipakain, magpakain mo pa yan doon sa iyong baboy. Kaya nasisira minsan yung program. Pero wala namang masyadong impact yon kung halimbawa 1 or 2 days lang yung lapses mo. Walang problema doon.
Okay? So, yung 51,000 up to 55,000 representing 70% of your cost. So, minsan, ito'y nagiging 65 or 60% na lang kasi nga, na-control mo yung cost. Ibig sabihin, tama pa rin yung program mo, medyo nakatipid ka minsan sa price o minsan, inayos mo yung program kaya medyo napapababa ang presyo. Kung halimbawa, yung pre-starter, mataas kasi ang presyo niya, starter, mataas, pababa yan ang presyo. Ngayon, kung mabubugbog mo siya sa starter, malamang mataas yung iyong cost. Pero baka may magandang epekto kasi starter naman yan. Doon sa daily programs natin, meron din ako isi-share sa iyo, kung makikita nyo sa screen, yung program natin is, halimbawa, yung pre-starter sa apat na sako. Kumbaga man, ang program kasi natin is ad libitum, so hindi natin kailangan sukatin every day kung ilan ba yung ating ilalagay dun sa ating pakainan kasi continuous nga siya, automatic feeder. So kada mauubusan, lagyan mo lang ng apat na sako ang magagamit mo doon. Tapos ganun din yung stay starter. Kaya nakalagay dito 10 sako pa na hindi ko dinaily kasi wala naman tayong susundin sa daily. Buffet sila, naka-buffet sila that stage. Okay? So ngayon, yung next na natin is grower. So ito, naka-itemize ako talaga per day kung ilang kilo yung ipapakain mo. Tulad nung sa 52 days niya, halimbawa, 12, na nakalagay dyan ay 12 kilos. So ibig sabihin, 6 na kilo sa umaga, 6 na kilo sa hapon. Yun nga pala, pag grower stage na kami, hindi na kami nagpapakain sa tanghali. Pero yun kasi ang sabi din ng marami na kung ang sanay ang baboy mo na may umaga, tanghali, hapon, dapat yun hanggang sa huli ganun ang sundin mo. Ngayon, kung sanay naman yung iyong alaga mo na umaga, hapon na ang pakain, yun din ang susundin mo hanggang sa may benta. So, may pattern ka rin dun. Ngayon, ba't hindi kami nagpapakain sa tanghali kasi meron kami doong Madre de Agua at saka kangkong, yun yung nilagay namin sa tanghali. So, sinisingit namin. Hindi kami masyado nagbabawas sa pills. Dinadagdagan pa namin nung ating mga natural na pakain. So, kung makikita mo sa screen, mayroon ako dyan from day 52 hanggang 120 days. Yan yung aking everyday. So, minsan, hindi yan sakto. Minsan, yung 12 kilos, nagiging 13 kilos. Kaya nga, kung mapapansin nyo doon sa aking record, may actual column. Ibig sabihin, nagre-record pa rin yung nagpapakain kung ilan talaga ang pinakain niya on that day. Kasi importante din yun. So, yun. Kung interesado kayo dito sa form na ginawa ko, ilalagay ko yung link ng Google Drive doon sa aking description, i-download nyo lang at para ma-print nyo every time na may bago kayong alaga. So, ito yung magiging feeding guide. Pero, ito ay recommendation ko lang, hindi ito galing sa expert, galing lang ito sa amin bilang counted dito yung aming experience and baka in the future, i-improve pa namin ito. So, yun. Kung halimbawa, medyo matagal mo na napanood itong video na to at pag-click mo doon sa link, wala na yung form. Mag-comment ka lang doon sa pinaka-latest kong video. Inform ako na wala na yung form doon. So, i-paste ko ulit yung bagong link doon sa latest video. Kasi, yung Google Drive ko, limited lang talaga yung space. Minsan, ginagamit ko talaga yung space doon. So, binubura ko minsan yung mga files doon. But, anyhow, yung itong form na to, ilalagay ko lang naman doon sa aking main file dito sa aking laptop. And every time na kakailanganin nyo, pwede kong i-paste doon sa pinaka-latest na video. And of course, kung may mga improvement pa akong gagawin dito, yun na rin yung i-paste ko, yung pinaka-latest. Okay? So, yan muna ating may share sa ngayon. Yan tungkol sa feeding guide. And kung meron pa kayong mga topic na gusto nating ma-discuss, just comment below and i-discuss natin next videos. Alright? Thank you for watching and see you next time. Bye-bye!